Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at total at ipinamanhid nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at napagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo pa nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang bibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Pakigreet po natin ang ating mga katabi na It's a beautiful Sunday, be happy. It's a beautiful Sunday, be happy. So today, we are on the 23rd Sunday in Ordinary Time. Gusto ko pong simulan ang aking reflection sa pinahayag ni Propeta Isaias. Ang sabi niya, sa pagdating ng Mesiyas, tagapagligtas, ang mga pilay ay makalalaan. Ang mga bulag ay makakikita. Ang mga dingi ay makaririnig. Ang mga pipi ay makapagsasalita. At ang tinuturo niyang Mesiyas ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpadaling sa lalaking dingi, sa lalaking pipi, sa ebanghelyong nabasa. Meron pong kanta dyan, eh? Balang araw mumutali ang pilay at ang bingi. Balang araw, makakalakad ang mga pilay, makapagsasalita ang mga pipi, makaririnig ang mga bingi. So, biblical po yung kanta niyan. Kaya nakalimutan ko na po kung ano ang title niyan. Meron pong cultural beliefs ang mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Una, yung sense of touch. Ang paniniwala ng mga Hudyo, meron pong healing power, yung paghawak. Experience po yan bilang pare. Kapag meron may sakit, gustong humingi ng pagpapagaling sa akin, agad nilang sinasabi, Father, pwede po bang pag-pray over? Pakipatungkulin niyo yung kamay ninyo
sa aking ulo. Kaya yung mga humihingi ng prayer healing, palagi ko silang pinagbibigyan. Yeah. Isa pa po, cultural belief ng mga Hudyo noon, yung saliva o laway. Sabi nila, merong curative effect yung laway. Kaya hindi na po katakataka kung bakit sa Ebanghelyo nabasa, ginamit ni Jesus ang pagpapatok ng kanyang kamay sa tenga ng lalaki at nilawayan niya, hinawakan ang dila ng lalaking pipi. Dahil nirirespeto ni Jesus, ginagalang ni Jesus ang cultural beliefs ng mga tao. Totoo po na si Jesus ay makapangyarihan. Siya po yung dakilang manggagamot. Kaya na gamutin ang lahat ng ibang uri ng karamdaman. Sa isang titik lamang ni Jesus, pwede nang gumaling yung lalaki. Sa isang salita lamang ni Jesus, pwede nang gumaling ang lalaki. Pwede sabihin lamang ni Jesus na, Ephata, mabuksan, gagaling na yung lalaki. Pero hindi niya ginawa. Dumaan muna siya sa proseso. Ano yung mga proseso yun? Yung pagsunod sa cultural beliefs ng mga tao. Okay, kaya ito po yung sinabi ni Jesus na I came not to abolish the law but to fulfill the law. Cultural beliefs, batas, sinusunod yan at ginagalang yan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Pamilyar po ba kayo sa mga taong pipi? Nakakita na po ba kayong taong pipi? Walang nagsasalita. Pipi po ba kayo? Ayan. Meron, hindi naman pala. Bingi. Nakakita na kayong taong bingi? Ano po? Ano po? Pakilakas. Ano po? Mukhang nabingi na ata. Sabi nila kapag hindi ka masyadong nakakarinig, sisigawan ka ng bingi. Kaya kapag kausap mo yung taong bingi, kailangan mong lakasan ang iyong boses para ikaw ay kanyang marinig. What is the point of this story? Ano po yung mensahe ng pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bingi at sa lalaking pipi? Lahat tayo ay pawang nilikha ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, lahat na ginawa ng Diyos ay pawang mabubuti. Amen? Sapagkat ang Diyos na gumawa sa atin ay Diyos na butihin. Diyos na butihin. Kaya lahat ng mga agree kay Father, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kahit ang isang tao ay sinasabing masama dahil kasi sa kalayaan ng tao, minsan mas pinili niya yung masama kaysa sa mabuti, palagi natin nakatandaan na meron pa rin siyang pagbaba, pagkakataon na magbago. Kahit ang tao nito ang siyang pinakamasamang tao sa buong mundo, pwede pa rin siyang magbago. Bakit? Kasi likas sa tao ang kabutihan. Okay? Likas sa tao ang kabutihan. Kaya sa lahat ng pagkakataon at panahon, pwedeng magbago kahit ang pinakamasamang tao sa buong mundo. At alam naman po natin na walang taong perfecto. No one is perfect.
Meron po ba dito? Meron? Parang napipina ata talaga kayo. Maliban kayo ng perfecto at saka kayo ng perfecta. Pero pangalan lamang yan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang weaknesses, limitations, mga flaws. Pero tandaan natin, anumang katangian na meron tayo, huwag natin yan ikahiya. Pwede natin gamitin ang lahat ng iyan in a positive way. Pwede natin gamitin iyan na advantage sa iba. Ang dami natin mga kakilala ng artista na sumikat sa kanilang mga weaknesses niya po. Naalala ko tuloy si Mahal. Kilala niyo po ba si Mahal? May she rest in peace. Si Mahal, sobrang sikat sa TikTok. Then, kasama niya yung sabi partner or boyfriend, okay, o kaibigan na si Mix. Meron silang YouTube channel. Tapos, everyday, ang daming makikitang TikTok nila, video TikTok nila ni Mix. Nung nabubuhay pa si Mahal, madalas binubuli siya, sabi, tanda, unano, maliit, 20, sinasapian ng 20, nang ganun yung kanilang ano, ang komentaryo ng ibang tao. Pero ginamit ni Mahal kung anong katangian meron siya in a positive way. Hindi niya ikinahiya kung anong meron siya. Tanggap niya, mahal niya kung anong meron siya. Kaya yun ang nagdala sa kanya para umangat siya, para sumikat siya, para guminhawa ang kanyang buhay. Isa pang sikat na komedyante, ang naalala ko si Alan Kay. Kilala niya si Alan Kay sa Bulaga. Tinatawag siyang pambansang ilong dahil sa kanyang ilong. Kilala niyo po niya si Alan Kay. Pero nung hindi pa pandemic, ilang bars meron siya sa Manila. Comedy bar. Tanggap ni Alan Kay anumang katangian meron siya. Mahal ni Alan Kay kung anong katangian meron siya. Kung anumang flaws na meron siya. Ginamit niya yun as an advantage para umangat ang kanyang buhay, para siya'y sumikat, para siya'y magtagumpay. Kaya, anumang pong katangian na meron tayo, anumang weaknesses na meron tayo, huwag natin ikahiya. Sabi na, dapat bear with it, like with it, live with it, and love with it. Para balang araw, marating mo ang tugato ng iyong tagumpay. Huwag po natin tignan kung anong meron ang ibang tao. Tignan natin kung anong mga biyaya na meron tayo. Marahil yung iba, meron silang ganitong katangian. Malay natin, meron tayong katangian na wala sila. Marahil iba meron silang biyaya katulad nito. Malay natin, meron tayong biyaya na tulad nito na wala sila. Maraming mga biyaya ipinagloob sa atin ng Diyos. Maraming talento, galing, katangian, meron tayo na ipinagkalog sa atin ng Diyos. Kaya sana, anumang meron tayo, palagi natin ipagpasalamat ito sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. At hindi natin makakaya, hindi natin kapagtatanggumpayan ng isang bagay kung wala ang tulong at biyaya ng Diyos. Kaya forever,
tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay at lahat ng biyaya. Sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaking dingin at total, sana lahat tayong sumusunod sa ating Panginoon, huwag tayo magdingidingihan, huwag tayo magipipipihan. Saan? Sa katotohanan. Sapagkat si Jesus na ating sinusundan, Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya pag-aliin natin sa ating puso, sa ating buhay, sa ating pamumuhay araw-araw ang katotohanan ng Diyos. Dahil ngayon ay nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya, alam naman po natin na kayang pagalingin ni Jesus ang lahat ng iba't ibang uri ng sakit o karamdaman. Kaya itaas natin sa Panginoon ang lahat ng mga biktima ng pandemya nito. Lahat ng biktima ng coronavirus, Delta variant virus, na sana sa pamagitan ng ating sama-samang pananalangin, maibsan ng tuluyan ang kanilang iniintang sakit o karamdaman. Amen. Laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay, tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumulas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malatipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tumoy sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calusto, Padre Pio, San Isidro Labrador. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal,
kaming pinapagsar mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa September 8 po, Wednesday na yan, ipagdiriwang ang kaarawan ng ating mahal na ina na si Maria. Kaya naka-live po tayo sa Wednesday. Ang oras po ng Thanksgiving Mass natin ay 7 o'clock in the morning. Okay, kaya yung mga hindi makakapag-attend sa simbahan dahil pandemic, please watch sa ating YouTube channel, OMG, O My Good News, OMG. Ang oras po ay 7 o'clock in the morning. Ngayon magkakaroon tayo ng prayer healing. Ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Hinihiling po namin na basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Nawa ang Espiritu nito ang siyang gumabay sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay upang matahak namin palagi ang daan ng katotohanan, kabutihan, at kabanalan. Jesus, ikaw ang aming dakilang manggagawa, ang gumagamot ng iba't-ibang uri ng karamdaman, mapapisikal, espiritual, emotional at mental. Pinalangan mo ang mga pilay, nakarinig ang mga bingi, nakapagsalita ang mga pipi, nakakita ang mga bulay. Pinalayas mo ang mga demonyo sa mga inalim nito, binuhay mo ang mga patay. Panginoon, naniniwala kami na ikaw lamang ang makapagpapagaling sa amin. Naniniwala kami sa isang salita mo lamang, gagaling at gagaling kami. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, lalo-lalo na ang mga biktima ng pandemyang ito. Nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na kalakasan, hindi lang po sa physical, lalong-lalo na ng spiritual kalakasan, nang sa ngayon, mapagtagumpayan nila ang pandemya ito. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagprotekta sa amin sa COVID-19, sa virus na bumibiktima ng maraming buhay. Patuloy mo kaming protektahan, Panginoon, yakapin,
sa pamagitan ng iyong kabanal-banalang katawan at dugo. Sapagkat ikaw ang puproteta sa amin, walang anumang salo, virus, pandemya, kapahamakan ang pwedeng lumapit at kumapit sa amin. Lahat ng ito ay hiling namin sa matamis mong pangalan ng Jesus, nabubuhay ka at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Huwag po kayo tulingin ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.